So good day mga kakampay. Ngayong araw na to ay bibili tayo ng ring para dito kay Nobita. Yahoo! So nabanggit ko na doon sa isang episode na bibilan din natin ng ring para mabigyan din natin siya ng time at malagyan natin siya ng harness. Kasi ito na yung time, yung age down niya na dapat lagi tayo nagbabanding. Yung gusto ko, lagi siyang nasa katawan ko kahit may ginagawa ko, saan tayo pumupunta pag pumupunta tayo sa kabilang bahay. So bibilan na natin siya, no? So hindi na tayo papaligwiligoy, papapibis lang tayo, lalaka na tayo. Okay, we're on. So ilang saglit ay dumating na nga tayo sa RCS sa pet shop. Ito na nga. So bibilin na tayo ng ring. Pag dinapo mo, saan-saan nalipat eh. Ring lang. Oo, oh, eh di ba mayroon na akong ano, training list. Yung ring na lang. So, ito yung sa kakatay. Pwede pa lang hindi na ilock yun kasi yung ikinabit mo dito, yun na yung pinakalock eh. Oo, oh, pwede naman. Kasi pampabala pa eh. Ano lang din. Reserva na lang kung insist mo na. Hindi, kung sa bagay, kung ito pala, kung gusto mo ng fix sa ibon to, ay di dito mo na ilalak. Tapos doon sa ring, doon mo ilalagay yung ano, yung kakatail. Reserva. Ah, yung pinaka, ano. Kasi ito, pag pinasok mo to dito, hindi napapasok yung ano dyan. Ang papasok na dyan, yung... Yung pang-mix na. Eh, mas delikado eh. Pag yan. Alam mo kung bakit? Pag ito kasi, posibleng umano ito eh, mapwersa, bumuka. O, pag na ganun yan. Oo, eh pag dito diretso yung ano, hindi na. O, mas safe dito. Pag oo, dito, yun nga, yun nga, ibig ko sabihin, wag na lang gamitin to. Ito kasi, kung ang focus nito, hindi mo naalisin sa ibon. Dito, nakalak lang siya. Yung hindi mo siya... Yun nga, nasa ibon lang. Oo, nandun lang. Pero pag yung lalagyan mo siya ng ano, dapat meron ditong isa, ano. Kasi kung ito, hindi ako magtitiwala dito. Kasi kayang tanggalin ng ibon to eh. Pag yung napepersa lalo, posible eh. Kumalas. Oo, kumalas. Naiisik ko rin pag hindi maganda yung kabit mo. Kaya ito, ikakabit mo lang. Madali na naman ikabit eh. Pag kabit mo sa ibon, ganun mo na lang. So, mga kakampay, nandito na tayo. Ito yung binili natin, ano, ring para sa ating training list. Para kay, ano, kay Nobita sa ating kakatail. Kasi nga, ano, kaya ako bumili ng ring kasi yung unang nabili natin, ang kasama lang doon is yung, ano, pang alps lang. Ngayon, kaya natin lalagyan ng list yan, no, para masanay ko na laging nakakapit lang sa akin o no, lagi lang kasama ko si Nobita kasi ito na yung time na dapat mayroon kaming bonding lagi nung kakapit natin. Eh kasi lagi siyang nalipad, kung saan siyang nalipad. Oo, lagi, hindi siya maano, ganun daw talaga, tinanong namin eh, talaga daw, lipad daw na lipad kung saan lumilipad. Pag tinatawag ko, lumalampas sa akin. So dapat turningin. So ibig sabihin, kailangan ko na talaga lagyan ng ring and training list para sigurado kasi mataas na rin siya lumipad eh. O, kumbaga bigla na siyang natutong lumipad na hindi pa namin siya tinuturuan. Talagang kung saan talagang lumilipad kasi ibon yun. Natutong lumipad. The problem is uncontrolled talaga ang isang kakatail. So yun, lalagyan natin na testing ko lagyan ng ngayon ng training list. Gamit tong binili nating ring. Binili natin to sa RCS Aviary, no? So galing nga tayo kanina, no? Okay. So ito yung ring, tapos ito yung lock. Iniisip ko, kung halimbawa, ilalagay ko tong ring ng permanente o matagal na dun sa kanyang paa para isasabit ko na lang dito sa pinaka-lock na to yung ano, training list, yung pinaka-cable o yung harness niya. Ngayon, ang mangyayari, ito, ipipix mo na to, ito yung pinaka-lock. Ang worry ko kasi, baka kasi kakalipad niya, maano siya yung matanggal. Kaya parang mas safe kung halimbawa, kung dito muna ilalagay yung training, yung pinaka-harness dyan na mismo. So, automatically, nakalock na talaga siya. So, yun yung ano. Ang problema nga, yun nga, kung aalisin ko ba o pag itong ginamit kong lock ay baka matanggal. So, tingnan muna natin kung lalagyan ko ng lock, ipipermanente na natin sa paan ni ano, Nobita. So, gawin na natin. So, ito. So, wala kasi tayong long nose. Ano? So, bubukahin lang natin to ng ganito. Yan, ganyan. Ay! Sorry. Medyo matigas naman pala. Yan, ganyan. So, yan, bukang-buka na siya. So, ganyan. So, ngayon, lalagay natin. Kasi para mailusot natin dito. Ganyan yan. Okay, so ngayon, lagay natin sa paa. Tingnan natin. Anak, tabi. Baka lumipad siya, no? Ito na, kunin natin si Nobita. So, lalagay po natin. Ano yun? Mami, ano yun?
So lalagay po natin sa pan niya. Ba't parang ano maluag? Mali yata yung nabigay sa akin. Saka nga po, parang mali po yung nabigay sa akin. Yan ba yung ring? Oy. Eh di ba may ring na dun sa ano? Hindi, ano yun? Pang albs. Maluag po pala, oh. Maluag? Hindi ang laki. Po pala, malaki po pala to. Yun na lang yung ano. Tingnan po natin tong, ito kasi yung ano. So dito, pinalta natin yung ring, tinesting natin yung pang albs. So, mas nagka-asya yung pang-albs, ano po? So, ibig sabihin, pwede pa palang gamitin tong pang-albs kahit sa kakatel, ano? So, hinihigpitan lang natin. Medyo mahirap talaga. As in, sobrang hirap. Yung problema po natin. Nakawala po kasi sa, ano? Ayun po, oh, naikot po. Naikot po yung, ano po niyo? So, kailangan, may steady pa rin po. Nasagutan po yung iba. So, yan, nakabit na po natin. Yahoo! So, medyo matawang, no? Pero matigas naman po siya. No? So, ano po, hindi po, ano, mahirap pong ikabit. Ako na po nagsasabi sa inyo. Napakahirap. Hindi po kaya ng isang tao. Napakahirap po. Kung, ano, wag nyo na lang po i-fix to. Mas madali, ang gamitin nyo na lang, diretso na lang po ninyo to. Kung, kagaya ng ginawa ko po, ito kasi, kahit hindi nyo na po ilagay ito, diretso nyo na lang po ito. Ito naman, kung gusto nyo i-fix, kaya lang, sinasabi ko na po sa inyo, napakahirap po. Napaka-risky po sa ibon. Hindi po, ano, pwedeng masaktan ng ibon nyo at pwedeng mabalian or what. Kasi sobra, matigas po to. Yun po ang problema. Tapos, nakita nyo po, parang awang pa. Ayan o, yan ang problema eh. Parang awang pa. Na pwedeng lumusot pa din yung, ano, sa kanya. Awang po siya o. Medyo awang kasi yun nga yung ipagdidikitin mo mabuti. Sa sobrang tigas, hindi ko po talaga mapagdikit dahil nag-aalangan po tayo sa ibon. Nakita nyo napalag. Maaari po talaga masaktan ng ibon o may mangyari sa ibon. Yan, ayan po. Nalagay na po. So, ayan po. Nailagay na po natin kay Nobita. Para po ano, parang hindi naman niya inaano. Ayan. Medyo nahirapan po siya. Sorry, Nobita. Ayan po. So, para pag lumabas po ako, sasama ko siya. Okay. Ah, ito po. Pinagpawisan tayo doon, mga kampay. So, ito ha. Ayan siya. Tapos, nandito sa ganito. Yahoo! Yan. Dito ko kinabit. Sa aking, ano. So, siyan. So, nakaganan siya. Yan, ganyan po ha. At least, nakapatong po siya dyan. In case na pag lumipad po siya, pinalano niyang lumipad, eh, hindi po siya makakalayo. Ito po yung way para makapag-bonding po kami dalawa. Lagi po siyang kasama. Ha? Yun po. Ganyan po sa uno talaga, oh. Kinakagat-kagat nyo, ano. Parang gusto nyo alisin yung, ano. Yung harness niya. Yun, oh. So, mas kampante ako na hindi siya makakaalis ng, ano. Hindi siya makakalipad ng malayo. Siguro sa una lang daw yan. Masasanay din daw yan. Yan, nakapaglakad-lakad tayo dito. Yan. So yon mga kakampay, eto, kung gusto nyong huwag mapalayo sa inyo yung ibon nyo, gusto nyo ng banding-banding kahit naglalakad kayo sa labas ng bahay nyo o sa bakuran nyo, kung nag-aalangan kayo na baka lumipad, eh, pwede nyong i-try ito. So yun na lang, may dalawang option, pwede nyong ilagay yung lock nung ring o hindi na. Kung gusto nyong nakapix na yung ring doon, tapos ilulusot na lang ninyo, yung nakapix na yung ring doon sa inyong alaga, ilulusot nyo lang ito mismo, ito. Ilaki, lagay nyo yung lock. Kasi yung pinakalock po, yung lulusutan nito. Pero kung hindi, yung pinakamismong butas po, ng, o pinaka-hole, pagka nag-clamp yung ring ninyo, doon nyo na lang ilalagay. So kung gusto nyo ilipat-lipat yung ring, halimbawa, gusto nyo ilipat sa ibang ibon ninyo, huwag nyo nang i-fix yung, ano, huwag nyo na ilagay yung lock kasi medyo talagang mahirap. As in, napakahirap po. Pero pag nailagay nyo naman, napakaganda. So yun lang mga kampay. So abangan nyo yung susunod nating ang mga episode regarding sa pag-iibon. Siyempre may bago kaming ibon. Okay, so abangan nyo yun. Bumili kami ng isa pang cockatail. Ang pangalan niya si Pika. Talagang as in 2 weeks lang, hindi po siya namulat. Yung dalawang inakay din na Alps 2, bumili din si Annie. Yung talagang hindi pa namulat. Gusto kasi namin mag-handpid nung ganun din talaga. Mas madali kasi kaysa sa may balay ibon. Ano? No, so yun lang mga kakampay. Rock on!